siyang maoperahan dahil sa rheumatic heart disease. Pero hindi niya inakala na ang operasyon pala na iyon ang hindi lang magpapagaling sa kanyang puso, kung hindi bubuhayin pa ito at pakikiligin dahil sa pag-ibig. Dahil ang nurse na nag-alaga sa kanya, ang siya ring nagmahal sa kanya. Kiligin na tayo dito sa kwento ng I Heart My Nurse. Ito yung pinakahihintay kong araw, ang maoperahan ng puso ko para maging buo na ulit ito. Pusong nasaktan, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil literal na may sakit. Pusong pinagaling at inalagaan sa tulong ng medisina at sa tulong din ng pag-ibig. Siya si Jennylyn Carolino, mula sa Batangas, bayan ng Agoncillo. High school siya noon nang malaman nang may sakit siya sa puso. Si Jennylyn, may rheumatic heart disease. Isang kondisyon sa puso na nagkakaroon ng pinsala ang heart valves sanhi ng rheumatic fever na nagiging dahilan ng unti-unting paglaki ng puso. Anong naramdaman mo nung malaman mo? Nung una po, malungkot kasi baka maging hadlang to sa pag-abot ng mga pangarap ko. Di tulad ng ibang may sakit sa puso, si Jennylyn na natiling masigla at positibo sa buhay. Hindi naging hadlang ang kanyang karamdaman para siya ay makapagtapos ng kursong tourism. Pero sabi nila mahirap daw magmahal. Pag alam mong may sakit ka sa puso, totoo ba yun? Hindi naman po, kasi para po sa akin, hindi naman po magiging hadlang yung pagkakaroon ng sakit sa puso kapag totoong nagmamahal ka ng tao. Walang kinalaman yun, di ba? Wala naman po. Kasi ito, iba naman yung puso sa puso. Hindi ba? No? Parang hindi siya hadlang. Hindi naman po. Sabi nila, kapag Batanggen niya, maganda. Kaya naman si Jen, pila balde ang mga manliligaw. Oh babe, good evening sa'yo dyan. Pero isang tao ang nagpatibok ng may sakit niyang puso. So na-heartbroken ka na rin? Opo. Nagkataon na may sakit ka na rin sa puso. Opo. Noon. Itong nauna mong boyfriend, di ba? May epekto ba yun sa kalagayan ng puso mo pagka figuratively and literally heartbroken ka? Kasi syempre po, unang boyfriend ko po yun. Tapos LDR po, parang ang sakit po kasi na makipaghiwalay ka ng malayo. So, nung time po na yun, palagi po akong umiiyak, may stress. Ayun po, parang sa tingin ko po, medyo naapektuhan po yung puso ko. Pero hindi po ako nag-focus dun. Mas nag-focus po ako na unahin muna yung kalagayan ko bago isipin yung mga bagay na nakakasakit sa akin. Alam mo, kakaibang sigla ang naibigay sa kanya ng pag-ibig. Okay. Alam mo, lagi mo ako napapasaya. Lalo na pag nagbibidyo call tayo. Pero pagkaraan lang ng 2 taon, dumating ang araw na mapuputol pala ang kanilang pagmamahalan. Dahil ang lalaking minahal niya, sumuko sa relasyon nilang long-distance relationship. Masakit man para kay Jen ang kanilang paghihiwalay, itinuon na lang niya ang kanyang atensyon sa papalapit niyang operasyon. Oktubre noong nakaraang taon, sumailalim na siya sa kauna-unahan niyang heart operation. Lumalaki na kasi ang kanyang puso, kaya kailangang palitan na ang mga valves nito. Ano ba ang nararamdaman ng isang ooperahan sa puso? Naalala mo pa yung araw na yon? Opo. Siyempre, kinakabahan po kasi ang dami pong pumapasok sa isip mo na baka mamaya hindi maging successful yung operation. Pero ang sa akin po, mas nananalig pa rin po yung pananampalatayo ko sa Panginoon na magiging okay po ako pagkatapos ng operasyon. Siya naman si Gian Olog, attending nurse sa Philippine Heart Center. 3 taon nang naka-duty si Nurse Gian. So Gian, hindi ka pala dapat mag-nurse? At some point po dumating sa yugto ng ganong desisyon. Pero po, given the chance na nagkaroon ako ng opportunity na pag-aralin ng mga aunties and uncle ko na may kapasidad, ginarap ko na po yung opportunity. Dahil libre ng kanyang mga tito at tita ang kanyang pag-aaral, nagtiyaga na lamang siyang aralin ang pagiging nurse. Hanggang napamahal din naman siya sa kursong ito.
Marami siyang pinag-applyang hospital. Pero mukhang sa Philippine Heart Center siya itinadhana. Dito nagmahal, nasaktan si Nurse Gian. At kasabay sa pagbabantay sa kanyang mga pasyenteng may sakit sa puso, hinihilom ni Nurse Gian ang sugat sa kanyang puso dahil sa kakatapos lamang na relasyon. Bakit ba kayo nag-break? Yun po, medyo incomprehend po yung ano namin eh, yung mga priorities namin. Hindi kami nagkatagpo ng mga desisyon sa buhay. Para makamove on, nag-focus na lamang si Gian sa kanyang trabaho. Okay, bilis ng panahon. Hanggang isang araw, nag-cruisang landas nila ng pasyenteng si Jen. Ang heart patient meets poging nurse. So saan kayo unang nagkatinginan? Sa word po mismo. And then, nung nakita mo siya doon, nasanay ka, puro mga medyo nakakatanda na ang mga pasyente. Yes, nakakita ka ng bata na may itsura. Pero di po siya first time na nangyari. So, ano lang po, as act of professionalism lang po. Ginawa ko lang po yung trabaho. Pero wala pa pong... Totoo nga. Yes, ano yan, trained ba yung mga lalaki na mga nurse na... Ay, kailangan, walang ano to, walang mga crush, walang mga damdamin, walang ganon. Kailangan po. Train kayo sa ganyan. So, kailan mo lang napansin na pogi pala siya? Nung pagbalik ko na po galing ICU. Ah, ayun. Bakit? Marami ka nang nainom na gamot. So, malinaw na yung pag-iisip mo, ganon ba yon? Nung time po kasi na yun, parang pag sa tuwing dumadaan siya, humingiti siya. Ganun. Pero ganon naman po siya halos sa lahat ng pasyente. Kumusta ka? Dahil pandemya noon nang si Jen ay maoperahan, wala siyang kasama para magbantay sa kanya. At si Nurse Gian ang pumunan sa kanyang mga pangangailangan. At pagkatapos, kahit na madi-discharge ka na, biglang hindi pa pala pwede kasi may tubig ka pa sa baga. Natuwa ka ba kahit may tubig ka sa baga? Nung una po, hindi. Pero habang tumatagal naman po, parang nag-enjoy din naman po ako sa loob ng ward. Ibang klase yun, ano? Parang may sakit ka, pero enjoy ka. Ha? Parang ganon? Parang itinadhana na magtagal pa kayo sa isa't isa. So ano yun, habang pinupunasan mo yung likod niya, nagkukwentuhan ba kayo? Pagka sa mga patient na kailangan mong ano, i-reach out, eh. Kailangan responsive po sa akin. So, ayun po, act of professionalism yung pagtugon ko sa kanya. Pag kailangan ng tulong, pupunta po kami agad. Ilang araw ding tumagal si Jen sa heart center. At kahit masakit ang kanyang mga tahi dahil sa operasyon. Sa pangaramdam, wala masakit sa'yo. Nawawala ito at napapagaan ang pakiramdam. Sa tuwing si Gian ay kanyang nasusulyapan. Talagang siya yung puntahan mo. Parang siya yung naging personal nurse mo, no? Hindi naman po. Pero siya yung parati mong hinahanap. Ay, tayo po. Oh, hindi ba? I'm for discharge ka na pala today. Tanggalin ko na yung suwero mo, ha? Hanggang sa dumating ang araw na kailangang umuwi ni Jen sa kanilang bahay. Pero bago ma-discharge, ang nurse on duty, syempre, si Gian pa rin. So, ano lungkot-lungkutan? Hindi naman po. Hindi? Hindi po. Kasi at the same time, natuwa po ko kasi sa wakas makaka-uwi na po ako at makikita ko na yung pamilya ko. At ikaw naman, yung totoo ha, anong naramdaman mo noon? Wala pa po ako sa ganung point na may ano po eh, may spark, may ano. Oo. Hindi po siya actually love at first sight eh. Okay. Parang compliance lang po. Aba, payag ka ba doon? Nauna ka talagang magkagusto sa kanya. Ha, parang ganun lumalabas ano? Parang ganun na nga. Parang ganun na. Kahit nasa Batangas na si Jen, ang isip niya nasa Maynila pa rin. Mukhang nahulog na nga ang kanyang puso sa poging nurse na nag-alaga sa kanya. Hinanap niya ang Facebook account ni Nurse Gian. At imbis na i-add, finalo na lang niya ito hanggang sa kinagabihan. Nagulat at kinilig si Jen nang mag-message sa kanya si Nurse Gian. Okay, so ano naman ang naisip mo tag-message ka sa kanya? Sabi mo wala ka nararamdaman. Ano po eh, sa amin pong mga nurses from Philippine Heart Center po, pag
nakakita kami ng mga patients na after discharge, na ganun yung development nila, somehow, yung bigat before, nare-relieve na sila kasi tapos na yung procedure, ina-congratulate namin sila. And then... Kunwari ka pa! Nakita ko po. SOP ba talaga yan? Oh, ano po? Nako ha. Lahat ng lola, ginaganyan mo? Hindi. Kasi po, yung ano lang po, yung nasa inline na po ng social media, nagkataon po na nag-post po siya ng My Day sa Facebook. So, kinongratulate po siya. At nakita mo, nag-reach out. Kilig ka naman. Opo. Dito na nag-umpisa ang araw-araw nilang kwentuhan. Dito sa Philippine Heart Center, hindi lamang pala naoperahan at naayos ang puso ni Jen. Dito din pala niya makikilala ang nurse na si Gian na siyang bubuo sa broken niyang puso. Dahil pandemya at magkalayo ang kanilang lugar. Si Nurse Gian, digital manligaw. Magbi-video call siya kay Jen para mangumusta. Araw-araw nilang ginagawa ito. Makalipas ang isang buwan, umamin na si Nurse Gian sa kanyang nararamdaman. Dahil mahal na din naman niya, kaagad niya itong sinagot. Sinong unang humingi ng date? Parang wala lang po exact na date. Parang ano lang po, mutual connection lang po na nagtatagpuan yung usapan namin. Then nagkakamabutihan na po kami. At noong December, dahil gustong patunayan ni Nurse Gia na tunay ang kanyang pagmamahal, umiyahe ito pa Batangas para ma-meet and greet ang magulang ni Jen. At nung pupunta ka na sa bahay nila, ano yung naakitan mo na ng ligaw, ganon, yung mga magulang? Ganon po siguro, pero naglakas loob po kasi mahal ko po yung tao eh. Pasado. Pasado. Ano sabi ng nanay at tatay mo? Okay naman po sa kanila kasi kitang-kita naman po kay Gian na napakabuting tao. Tsaka sabi po nila, totoong nagmamahal kasi napakalayo magmumotor mula QC hanggang Batangas. Ay, yes, totoo ba? Totoo po. Totoong. Totoo po. Grabe ka naman. Mula QC hanggang Batangas ka? Yes, po. Sa ngayon, tuwing off-duty si Gian, siya'y pumupunta sa Batangas para bumisita. At sa tuwing magpapa-check up naman si Jen, si Gian na ang kanyang kasakasama. So hindi ka naman nag-aalangan, Gian, nagdadalawang isip o kaya nagsisisi. Napunta ka sa babaeng oo, mahal mo, pero mukhang aalagaan mo habang buhay. Wala po akong ganong, naiisip. Kasi po, ano po akong tao eh, parang pag Jen, straight to the point po ako. At ikaw naman, Jen, siyempre, aalagaan ka ni Gian habang buhay. Ano naman ang promise mo sa kanya bilang sukli sa pag-aalaga sa'yo? Mamahalin ko siya habang buhay at susuklian ko yung mga bagay na ginagawa niya para sa akin. Kitang-kita ko naman kasi yung pagmamahal na ibinibigay sa akin ni Gian simula nung. Matatlaro talaga si Cupido. Hindi mo alam kung sino ang papanain ito para sa iyo. Gaya ni Jen, hindi niya inaasahan na sila ni Gian magkakatuluyan ang pasyenteng napa-I Heart My Nurse. This is the 50-gram jar. Ay, proud ako. Lumaki na siya. Level up na. More magic in a bottle. Yung 15 grams, dito na siya sa loob ng pampakit. Okay? Mawawala na yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon. Parang tumerno na rin siya dito. Ayan. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ito, pwede ito sa mukha. Okay na okay lang din sa face. From head to toe. Pero, hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikili, sensitive ang skin yan, di ba? So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. So, that's the main difference. My two superstars, the K-Magic Skin Cream for Face and Body.